Let's go to scam number one. Mm. Umasa sa swerte scam. Ah. Alam mo, mas swerte ako, Chinky, sa ano sa sugal. Swerte ako sa raffle, actually. Swerte ako sa araw ng Linggo. Kaya tuwing Linggo lang ako nagbubukas ng tindahan. Ay, nako. Tanong ko lang. Ito, tanong ko. Eh, paano na kung naubusan nga ng swerte? Eh, di malas ka na sa susunod, di ba? Alam mo, ang tagumpay sa buhay, mga friendship, ay hindi tayo pwede umasa sa swerte. Mas maganda, itaya natin sa tagumpay sa apat na pamamaraan. Sulat nyo to. Sulat nyo. Alam mo, sa sipag. Number one. Number two, tiyaga. Number three, tamang kaalaman, di ba? At tamang diskarte. Ulitin ko. Sipag, tiyaga, tamang kaalaman, at tamang diskarte. Kasi ang kagandahan dito, pag ikaw talaga masipag, matiyaga at tamang ginagawa mo, tamang diskarte mo, eh talagang magiging matagumpay ka at ulit-ulitin mo yan. You'll become more successful. Kaya nga tanong, my friends, ikaw, saan mo gusto umasa? Sa swerte o sa gawa? That's scam number one. Scam number two! Ito, nabuhay kaming ganito. Mamamatay kaming ganito. Ipinanganak tayong mahirap. Ay, mamamatay din tayo mahirap. Ay, nako, mga friendship pa. Ito po, katotohanan. It doesn't mean to say that you were born poor, that you will die poor. Diba? Nasabi lang yan ng mga tao dahil nawawalan silang pag-asa. Ito lang, mga friendship pa. Kung kayo po ay medyo ganito, na-scam na kayo sa mga ganyan, ito lang pakiusap ko. Mawala ng lahat. Mawala ng trabaho. Mawala ng negosyo mo. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa. May kasabihan nga, man can live without food for 30 days, 7 days without water, 7 minutes without oxygen, but man cannot live without a second of hope. Kaya nga, mga friendship, huwag tayong magkaroon ng scam na mentality na nabuhay kaming ganito, mamamatay kaming ganito. Hindi kasalanan ng Diyos na pinanganak tayong mahirap, pero isang malaking kasalanan sa Diyos kung tayo ay walang ginawa at namatay tayong mahirap dahil hindi tayo nagsikap. Scam number 3. Eh, Chinky, wala naman akong tinapos eh. Di ako uunlad. Scam din po yan. Alam niyo bakit? Dahil marami akong nakilala ng mga tao na personally, at the same time, yung mga ano lang, acquaintance na o nababasa ko lang sa libro, ay hindi nakapagtapos pero umunlad. Local lang ha, number 1. Si Lucio Tan. Si Henry C., the late Henry C. Diba? Hindi nakapagtapos yung mga yan. Si Steve Jobs of Apple, hindi rin nakapagtapos. Si Mark Zuckerberg of Facebook, hindi rin nakapagtapos. Kilala nyo ba si Chinky Tan? O, hindi rin nakapagtapos yan. Honestly, I never finished my college degree. Alam mo, sa panahon ngayon, yes, definitely, it's an advantage na may diploma ka. Pero sa panahon ngayon, mahalaga is hindi lang inyong diploma, ang importante, diskarte at sipag. Okay? Mahalaga rin ang karunungan, uulitin ko, pero mas mahalaga din na may diskarte ka at maabilidad ka dahil yan ang magpapayaman po sa atin. Scam number 4. Ito, parating sinasabi. Eh, wala akong pera eh. Alam mo, ito lang ha. Kung ikaw naniwala ka sa scam na ito, kawawa rin. Pero the reality is this. Listen, ang pera, hindi kayang gumawa ng pera. Prove it, di ba? Kahit bigyan mo ng 1,000,000, ang isang taong walang kaalam-alam, balikan mo siya after 1 year. Ano status niya? Mahirap na ulit. Kahit tanggalin mo lahat ng kayamanan, like for example, ni Lucio Tan, balikan mo siya after 1 year. Ano status niya? Mayaman na ulit. Pagpapatunay, kahit ang dami mong pera, pero pag hindi mo alam kung paano gamitin, palaguin ang iyong pera, maubos ang iyong pera. Pero kahit wala kang kapera-pera, pero alam mo kung paano dumiskarte, magkakapera ka muli. Scam number 5 na po tayo. Mahirap lang ako eh. Paano mo nasabi na ikaw ay mahirap? Eh, wala naman ako makain eh. Lubog na ako sa utang. Tama ka. Mahirap ka nga. Diba? Mahirap lang ang katayuan mo dahil wala kang regular na kita at wala ka ng pera? Question right now. Eh, paano kung magkaroon ka na ng pera at magandang pagkakitaan? Mahirap ka pa ba? Hindi na. Oh, therefore, diba? Hindi ka mahirap. Mahirap lang ang katayuan mo sa buhay dahil wala ka lang pera at pagkakitaan. Pero yung pagkatao mo, hindi mahirap. Huwag mo i-declare na mahirap ka. No, no, no. Hindi yung pagkatao mo. Kaya kung ikaw, magsisikap ka at gagawa ka ng paraan, giginhawa at uunlad ka rin. Scam number 6. Chinky, hanggang dito na lang ako. O yung parang, hanggang dito na lang ako. Wala, hindi na talaga ako uunlad. Question. Sino ba ang talagang pumipigil sa inyong umunlad? Sino ba naglalagay ng limitasyon? Ito lang ha. I want you to answer this. Magsusagutin nyo sa comment box. Alam nyo ba sino ang pinakaunang kontrabida natin sa ating buhay? Walang iba kundi ang ating sarili. Yes, ikaw. Ikaw na nanonood ng video na ito. Oo. Damay na tayo. Tayo naman eh. Sino ba nagsabi na hindi mo kaya? Na wala kang kwenta? Na walang mangyayari sa buhay mo? Sino? Yung mga mahal mo sa buhay? Yung mga kapitbahay mong chismoso? Yung kaibigan mo? Yung boss mo?
Ay nako, kahit sinabi nila yun, pero pag hindi ka naniwala, hindi mangyayari yun, di ba? Kaya ba't ka maniwala, di ba? Huwag natin isisi sa iba kung bakit tayo ganito. Lahat tayo ay may laya na pumili. Walang pwedeng pumigil sa iyo at sa akin para abutin ang ating pangarap. Ang taong pwede lang pumigil sa iyo ay walang iba, kundi ang iyong sarili. Scam number 7 na po tayo. Okay na ako sa minimum wage basta may kita. My friendship ha, ito lang, okay lang sa umpisa ang minimum wage pero hindi ito pwede pang matagalan. Bakit? Palaki ng palaki ang pangailangan ng iyong pamilya, pataas na pataas ang bilihin. Hindi ka pwede magkaroon lang ng minimum wage. Ikaw, may kakayahan ka, maniwala ka magkaroon ng maximum income. Bakit lalagyan mo ng limit ang iyong kita? Okay lang na makontento ka sa kita mo sa araw na ito pero mangarap ka bukas na pwede rin lumaki. Dahil di bagay sa iyo ang minimum wage, kapatid. Ang bagay sa iyo is maximum income. Maniwala. Yes, mga friendship, hindi bagay sa iyo ang minimum income, ang bagay sa iyo ay maximum income.